May itinalaga ng opisyal na hepe ng Philippine National Police ang Pangulo. Narito ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. Ilang karneng baboy mula Bataan at Tarlac nagpositibo sa African swine fever. Apektado ang 4 na barangay sa Dinalupihan at 1 barangay sa Hermosa. Hinigpitan na ang checkpoint sa mga apektadong lugar para hindi na kumalat pa ang virus. Kasunod niyan, tumumal ang bentahan ng mga karne ng baboy sa mga palengke. Kinumpirma rin ng Bureau of Animal Industry na may mga sample ng karne mula Tarlac ang nagpositibo sa ASF matapos suriin. Sangkaterbang isdang tulingan, nalambat malapit sa dalampasigan sa Romblon-Romblon. Sa dami nito, ipinamigay na lang ang iba habang ang iba pa, ibinenta sa mas mababang halaga. Ayon sa BFAR, normal lang ang nangyari at walang kaugnayan sa kahit anong phenomenon. Construction worker, arestado sa pagpatay sa katrabaho. Natagpuan ang naaagnas ng bangkay ni Ernesto Aliwanay sa harap ng isang gusali sa Makati nitong January 2. Aminado sa krimen ng suspect na si Eduardo Laron. Hindi raw niya nabayaran ang mahigit 4,000 pisong utang kay Aliwanay hanggang sa mauwi ito sa pagkatalo at mahampas niya ng martilyo sa ulo ang biktima. Panayang hingi ng tawad ni Laron na mahaharap sa reklamong murder. Police Lieutenant General Archie Gamboa itinalaga ni Pangulong Duterte bilang permanenteng hepe ng Philippine National Police. Si Gamboa ang kasalukuyang officer in charge ng PNP. Malugod naman niyang tinanggap ng PNP. Patuloy daw na paiigtingin ng pulisya ang kampanya kontra kriminalidad, illegal na droga at korupsyon, pati na ang internal cleansing.